Hey guys, welcome to Tried and Tasted. Today's episode is Halayang Ube na Walang Gata. So, let's start. Una, hugasan muna bago natin hiwain ng ganito ang ating purple yam or ube. Mas mabilis kasi siyang lumambot kapag pinakuluan. Tapos tanggalin natin yung mga bad parts ng purple yam. Ayan. Para hindi siya makahawa sa lasa ng ating lulutuing halaya. Huwag yun ang panghinayangan kapag ganyan. Kasi konti lang naman yan. Tapos, ilalagay na natin ito sa kaserola kung saan natin siya pakukuluan. Tandaan nyo guys na kapag pakukuluan nyo, yung tubig hindi dapat umapaw siya doon sa taas ng hiniwan yung ube para hindi siya labsak. Ayan, takpan natin tapos antayin kumulo. Kapag kumulo na, i-check natin siya tapos palalamigin afterwards. Ganito yon. Ayan, kumukulo na, i-check natin tapos patayin ang kalan at palamigin. Okay, ganito, malamig na to kaya atin na siyang babalatan. Alisin nyo yung balat niya. Isa-isahin natin. Kapag nabalatan na natin siya, paliliitin ulit natin siya bago natin siya ilagay sa ating food processor. Yung iba, nung bata kami, ang ginagawa ng mami namin, ang tawag doon, ginagrind. Pwede din yun. Okay, so yan. Start. Kasi ito ngayon, medyo madali na lang kasi marami tayong equipment lang nag-grind. So, i-check nyo kapag hindi pa lahat siya na may mga buo-buo pa, gamitan nyo ng kutsara para siya makita natin yung sa ilalim. Ayan, titignan natin. So, isa pa siguro ayan lang nga natin. I think ito okay na to. So, tapos na tayo guys. Sabi na natin. Ito yung unang gagawin natin na process ha. Sa ating halayang ube. Ilagay sa lalagyan. Tapos yung susunod naman, yung talagang paan na natin siya gagawin. Madali lang to. So, kapag nailagay na, ayusin na natin yung ingredients. Ang ingredients natin, syempre, unang-una ay ating halayang ube na ubing-ube. Then, asukal. Ito mga 3/4 cup lang to. Then, butter. Konti lang. Then, isang lata na or condensed milk. Ayan. Ubusin natin. Haluin. At ilagay naman ngayon ang asukal. Or depende sa tamis na gusto nyo, pero ito, okay na to sa 450 grams na ube na ating grenade or ginaya. Tama ba? Okay. Parang ganun. Kahit ba tawag sa Tagalog. Anyways. Ganun din. Tapos ilagay na natin yung ating 450 grams ube. Grated or shredded. Ano? Hindi ko alam sa Tagalog. Kung ano tawag. Yan. Haluin natin. Tapos. Kapag nahalo nyo na. Yan. Ganyan lang. Konting-konti lang kasi although itong ginamit namin ube, pwede na siya mag-stand alone na as ube, pero mas gusto namin for video purpose na mas ano siya, mas kitang-kita yung kulay. Then lagay natin yung ating butter. Optional lang po yun yung ating food color. Yung iba din naglalagay. Kaya ngayon lang nag-delay kami kasi nag-video kami.
vanilla. Yung vanilla para lang siya pampabango, lalong maingganyo pa yung kakain. Bango nito kapag habang naluluto. Amoy na amoy. Ayan, malapit na kasi yung nakikita nyo, hindi na siya dumidikit sa ilalim ng kawalit. Malapit na siya. Ayan. So, kapag ganyan na, patayin nyo na yung kalan at palalamigin natin muna siya. Then later on, tada! Ang ating special halayang ube na walang gata. Napakasarap po nito. Hindi kayo mapapahiya sa paggawa ninyo. Thank you for watching! Please do like and subscribe. Try and taste it.